Good day, mga kaibigan. Ngayon, gumagawa kami ng improvise or do-it-yourself na lagayan ng mga pagkain ng rabbits. Kasi, kung mapapansin nyo, mga kaibigan, yung kulungan namin is wala siyang B-shape dito, yung lagayan sa gitna. Lagayan sa gitna ng mga pagkain ng mga damo na pwedeng ilagay. So, ang gagawin namin, ang gagawa pala yung partner ko, siya ang gagawa ng lagayan ng mga damo para at least hindi siya na aapakan sa loob. Kasi basta dito lang namin sila ilalagay yung mga damo. So, gagawa siya ng lagayan. Bale, dito namin siya ipi-place sa may harapan. Yan, dito namin siya ipi-place sa may harapan ng kulungan. So, tataas lang namin ito. Tapos dito namin sasabit para at least may lagayan sila. Hindi na mapakapakan. So, tapatan ko sa inyo yung ginagawa niya. Sa may mga ganitong kulungan pala, pwede nyo gayahin ito. Pwede nyo rin igawin sa kulungan nyo. So, ito yung kulungan. Ito yung lagayan ng mga grass, mga orange na pwede natin ipakain sa rabbit. String lang din siya. Hindi siya, pangkaraniwang string lang siya, hindi siya yung galvanized. Kasi mahirap nga maghanap ng ganung klase ng welded wire. Laking mabilang dito na malapit. So ito, nakita niya siya. Nilagyan lang namin ng dalawang butas dito sa ano. So ito yung ilalagay, itatapat sa may pintuan nila. Mamaya papakita ko kung ano yung itsura niya pag natapos na siyang gawin. So tatapusin lang muna ang paggawa ng lagayan. Mamaya babalik tayo. So ito na nga, mga kaibigan. Malapit na siyang matapos. Hindi naman natin kailangan ng mga mamahaling mga materyales para magawa tayo ng mga ganitong klaseng ano. Mga ang pagi naman? Improvised na kainan ng mga rabbit. Kahit ano lang, kahit mga mumurahin lang, basta makagawa lang tayo ng ganyang klase. Kasi ang importante lang dyan, basta hindi sila naaapakan ng mga kuneho. Yung mga, nilalapag natin mga forage. Mga damo kasi, pag naapakan nila or naiiyan, minsan din nila kinakain. Or pwede rin malaglag sa ilalim ng kulungan nila. Lalo pag hindi ganun kaliit yung mga butas ng flooring ng kulungan, malalaglag sila. So maganda rin talaga na gawin yung mga lagay nila. Pero sa akin talaga, kung sa ako tatanungin, mas maganda yung welded wire galvanized sa kulungan ng rabbit kasi meron na siyang yung standard na kasi talaga na kulungan yun, yung mga kulungan. Meron ng lagay ng pagkain sa gitna ng mga ilalagay na damo, mga mother jago, doon pwede mo ilagay. So ito, pwede na rin naman to. At least magagamit na siya. So mamaya papakita natin siya kapag tapos finish na siya. At tapos ang ikabit or gawin. So yan, easy lang naman na yung mga kunihon natin. Relax lang muna sila. Dito sa pwesto nila, mga kaibigan, malamig din eh. Kaya hindi sila masyadong naiinitan. Relax lang sila. Hindi sila masyadong nai-stress. Yung din kasi importante sa mga kunihon natin. Hindi sila nai-stress sa init. Kasi yan yung maging pwedeng dahilan ng heat stroke. So, yan lang. Ito lang naman yung papakita natin. Yung, sa inyo, kung gusto nyo rin siyang gayahin, pwede rin naman. Kung, lalo na kung ganito yung klase ng kulungan nyo. Yung mga ganyang cage nyo, pwede nyo siyang ilagay. O gayahin. Kasi ito rin pala, gumawa rin kami ng ng pang separated divider niya. Kasi nung kinuha namin tong cage kasama tong dalawang kuneho na to, wala siyang kasamang divider katulad ng iba dun. So gumawa kami, screen lang din yung gamit. Pinagpatong-patong lang namin siya, tatlong patong. Yan. Pwede naman natin gawa ng paraan niya. Kasi ito pala, itong flooring niya, papalitan namin ito, mga kaibigan, kasi ang lalaki ng puto nila, hindi pala kasya dito. So papalitan namin siya ng string. Ay, ng screen. Papalitan namin sa susunod. So temporary lang muna to. Kasi parang hindi lumulusot yung mga paa-paa nila dyan.
para maayos din. Kaya dito hindi namin nilagay yan, mga kaibigan, itong flooring na sa baba. Para hindi niya kinakalmot. Pwede kasi nila itong kagat-kagatin. Eh ano lang dito eh, hindi naman siya ang tagong stainless, parang ganun. Plastic lang kasi ito, mga kaibigan, kaya pwede nilang antitin. Kaya ang ginawa namin, sa ilalim namin siya nilagay. Yan. Yan, mga kaibigan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na string. Sa ilalim lang din namin siya nilagay. Para hindi nakakalmot o madaling masira ng ano, ng mga kuneho, mga banis. Kasi itong bakal naman ito, matibay naman ito. Yan. Bali yung string niya, nasa baba na lang. Pang support lang din. Kasi once na ipapamate na namin itong dalawang babae na ito, maghihiwalayin. Bali itong isang buong kulungan na ito, sasakupin ng isang dulang ito na rabbit. Para hindi siya masikipan kapag mayroong nest box na kami nilagay. Tapos nilagyan namin itong screen para kahit gumapang dito yung mga kids, kung may sakaling mayroon na siyang anak, hindi malulusot yung mga paa ng mga kids o hindi malalaglag. Kasi yun din yung isa sa mga problema ng mga ibang breeder ng rabbits kapag nagpa-mate na sila at nanganak na yung doe, yung ibang mga kids na lalaglag kasi malalaki nga yung butas. Kaya dapat nating maiwasan yun. Dapat yung one-up by one-up lang na screen para at least hindi sila malalaglag sa baba. Hindi sila malalanggamin. So, yan. So, itong isang to sa gitna, puro back to. Wala pa naman silang screen sa baba. Bibilan pa lang namin. Magkano lang din naman yung screen, mga kaibigan? Mga nasa 90. Pag hindi galvanized. Kasi yung galvanized welded wire 860 mal talaga yun, mga kaibigan. Tapos wala pa kaming bali wala pa kaming nipple drinker sa kay hose na kinakabit. Sa bagay, pa konti-konti pa lang naman kasi kami, kaibigan, hindi pa naman kami ganun isang bagsakan eh. Pero nagka-canvas pa lang kami. Maganda rin talaga yung may centralized ka ng water system. Hindi ka na refill ng tulad nito, nasa paso, tubig. Pwede rin naman lagyan ng ganyan, at least pag mainit yung panahon, madali lang sila makakainom. Ang maganda lang talaga sa water system na centralized, isang ripiran na lang ng tubig. Hindi ka na pa isa-isa. Yan. Bali itong mga to, mga kaibigan, ito nga yung binili namin yung nakaraang vlog. Itong apat at ito. Magkakapatid kasi ito eh. Itong dalawang back. Yung gray saka yung orange. Saka itong dalawang doe. Bale, binili namin sila 5 months old na sila. So, may mga ilang buwan na lang, pwede na namin silang ipag-mate. Pero itong dalawang ito, mga kaibigan, na back, hindi namin ipapakasta dito sa dalawa kasi magkapatid niya. Bale, doon sa may pioneer namin na rabbit, si Coco saka si Oreo. Yung pati yan, saka yung dash. Doon namin sila pag-mate. Tapos meron pa kaming upcoming 2 kids na doe. Mula doon sa kaklasiko, sa pinsan niyo ko. Kukunin namin yun, pang-mate namin sa dalawang to. Yan. So, na-excite na rin kami, mga kaibigan, kasi first time lang talaga namin mag-alaga ng rabbit. Ay, hindi. Bali, numalit pa ako, nag-alaga na talaga ako. Kasi nga lang, hindi pa ako ganun karaming alam sa pag-aalaga ng kuneho. So, maganda talaga mag-alaga ng mga kuneho ngayon, kaibigan, kasi mabilis talaga siya magparami. Sa alam niyo naman yung mga benefits, di ba? Kung ano yung benefits ng pag-aalaga ng kuneho. Yan. Sa ang cute pa nila, nakawala ng stress. Pwede namin silang tingatingan lang, pinaglilibangan pag wala kaming ginagawa masyado. Yan. Ang cute pa nila. Sa mga gusto mag-alaga din ng mga kaibigan ng mga kuneho, manood muna kayo sa mga batikan na breeder ng mga rabbits para mayroon kayong alam kung paano sila alagaan. Kasi kawawa naman kung mamamatay lang din. Kasi ganun din naman ginawa namin eh. Bago kami mag-alaga, nunood din kami sa YouTube, sa mga vlogger, sa mga batikan na breeder ng mga rabbits. Andyan sila Abraham, homesteading. Tapos yung iba pang mga breeder, mga vlogger. Sila Sir
ano, benerasyon. Yung mga taga, yung mga sa taga Bulacan, taga Batangas, sila Negosyo Philippines, sa mga nag-Arabic Tree. Marami kayong matututunan sa kanila, mga kaibigan, kaya manood lang kayo ng manood. Saka para na rin kayo nagsiseminar kasi nagtuturo talaga sila doon ng mga basic fundamentals sa pag-aalaga ng mga rabbits, lalo yung mga basic needs nila. Yan. Para na rin kayo nagseminar. Kasi hindi kayo umatid mismo sa mismong seminar nila na lugar. Through online lang makakapag-seminar na kayo. Tapos pagbibili talaga yan ng mga rabbit kaibigan, maging observation, maging ma-observa kayo. Tignan nyo kung ano yung mga dapat yung tignan sa pagbili ng mga kuneho. Kasi hindi may iwasan na ibang mga senior ng mga rabbits or kids is hindi nagsasabi ng totoo. So, hindi natin may iwasan yun. Kaya dapat sa iba nating mga buyer, senior dyan, dapat maging tapat lang tayo sa pagbebenta ng kuneho. Kung ano yung talaga yung breed niya, yung dapat nasabihin natin para hindi naman kawawa yung mga bumibili. So yun lang mga kaibigan, mamaya ipapakita natin pagtapos na yung gawin yung lagayin ng grass natin. Yan mga kaibigan, tapos na siyang gawin. Ayun na yung lagayin ng mga grass na kanina sinasabi ko kanina. Tapos na siya. Bali nilagyan na lang siya ng alambre sa bitan. Tapos yung pinakapintuan niya, mapansin nyo, ano, bukas siya, nakataas. Nakasabit na lang siya. Nakaprotection siya ng ganito. Para hindi magalaw-galaw. Ganyan natatanggal din naman yan. Para pag wala ng laman, tapos ang papakain lang namin, yan. Mga gawa-gawa lang namin yan. Saka partner ko talaga yung mismong gumawa. Magaling kasi siya sa mga ganyan. Kung kapagawa yun siya, kontakan nyo na lang siya. Yan. Para pag wala lang laman itong lagay ng mga damo, bali yung tatakpan na lang namin itong pinto pag pellets na ipapakain. Tamad pa siyang kumain si Simba. Yan si Simba nga pala yan. Bagong recruit sa pamilya nila. Dito naman si Coco. Puro bakto mga to kaibigan. Si Coco at si Oreo. Papakainin na namin sila ng damo kasi hapon na. Bali sa hapon kami papakain ng mga damo. Mga nightmare. Ang galing niyo. At si Mugi. Bakrin niya mga kaibigan. Yan, narunong nga siyang kumuha agad sa lagayan. Susunod na ano din sa mga girls. Sa susunod na yung iba kasi wala pa kaming screen, bibili pa lang. Si Simba at ito na. Ganyan mo na na parang hanggang bukasan nila yan. O kasi sa gabi malakas silang kumain ng damo eh. Gising na gising kasi sila pag gabi. Pag umaga hapon yan, medyo tulog sila. Mga tamad. Tapos ang morning routine naman namin sa kanila is yung mga feeds. Pellets. Ang pinapakain namin pellets is yung Integra 3K 3000. Sabi kasi nila yung maintenance ng mga rabbit to para mas malusog. Siyempre, diet nila itong mga damo. Mas marami pa rin yung damo kaysa sa pellets. 20% lang or 15% lang aming pinapakain yung pellets. Mga 50 grams kada isang kuneho, isang bahay. Ito naman yung mga abdo namin. Si Mocha. Ito si Cookie naman. May lahi siyang layo niya din. Mga kikip, mapapansin nyo. May cross siya ng layo. May bridge siya ng layo. Kaya maswerte nga yun. Ewan ko lang kung alam nung mismong seller nito na gito yung ano. Napansin, huli ko na kasi napansin na ganyan pala siya.
May lahing lion head. New Zealand cross na lion head siya. Ayan, kumakain na sila ng damo. So yun, magpapakain muna kami ng mga damo, mga kaibigan. Sunod na rin yung iba. Ayan, maraming salamat sa inyo sa panonood nyo. Sana mayroon kayong napulot na kaunting kaalaman. Kung sakaling ganito yung mga uri ng kulungan nyo sa kanyang mga kuneho, yan, pwede nyo gawin niya, mga kaibigan. Tingin ko makakatulong talaga sa inyo yan. Kasi yung ibang cage talaga, yung katulad ng welded wire, yan, mayroon na talaga silang built-in eh. Talagang pinasadya na yun. Bali, ito na lang ang diskarte natin. Kung sakaling ganito lang yung kulungan. Magandang klase rin naman kasi ito. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli nating vlog, subaybayan nyo lang po ang ating mga video na i-upload about sa mga kuneho natin. Kaya nakakatuwa lang kasi talaga. Hanggang sa muli, mag-subscribe na po kayo kung hindi pa kayo subscribe sa ating channel at supportahan nyo po ang ating channel, mga kaibigan. Maraming pong salamat. God bless at sana marami kayong matutunan sa ating mga vlog. Thank you!